isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at sa mga kapatid po natin na nandyan sa ating live. Hallelujah! Ang Diyos po ay laging mabuti. Salamat sa Panginoon dahil minsan pa ay nagising tayo sa kabutihan ng ating Panginoon. Isang pinagpalang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Ang devotion po na ito ay mula po sa District 6 sa pangunguna po ng ating Pastora Cherry Manansala. Purihin po ang Panginoon at tayo sa umagang ito ay sama-sama muli na sasamba at magpupuri po sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos na buhay. Dapat tayo magpasalamat at magpuri bago tayo umawit sa Kanya. Ipatuloy natin siyang pasalamatan. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah sa lahat ng ginagawa ninyo para sa amin. Hallelujah. Kabila, Panginoon. Hallelujah ng mga pinagdadaanan ng iyong mga anak, O Diyos. Kami nawa, O Diyos, ay magpatuloy sa pagbalik ninyo, O Diyos, na maging isang mabuti kaming katiwala, maging isang mabuti kaming tagasunod, Panginoon. Hallelujah. Maraming pong salamat aming Panginoon. At sa umagang ito, Lord, dalangin nga po namin na patuloy, O Diyos, na samahin niyo ang aming devotion nito mula sa mga nasa live, Panginoon, sa amin na mga gagamitin niyo sa lugar na ito, sa magdadala ng inyong salita, Panginoon. Patuloy na umaasa kami sa inyong magagawa. Ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy na lumukob sa Kanya, Panginoon. Ang inyong kapangyarihan ay siyang mataas, madakila. O Diyos, gamitin niyo siya effectively, Panginoon. Hallelujah. At sa bawat makakarinig ng
inyong mga salita sa umagang ito ay patuloy na magrema at maganap sa buhay ng bawat isa. Pinupuri namin kayo, aming Panginoon. Pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos at ngayon ay makakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating kapatid, Brother Eric Pimentel. Amen. Sa pong pinagpalang umaga, mga kapatid, at lalanggit po sa ating Diyos na buhay. Amen. So, purihin po ang ating Panginoon. At ngayong umagang ito, minsan pa tayo po ay makakapakinig ng salita ng Panginoon na siyang nagsisilbing pagkain po ng ating spiritual. Amen. At ngayong pong umagang ito, pinagpala po tayo sapagkat makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan po natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. Amen. Sabi po niya rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 3. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahan loob ni Kristo Jesus. Ang manarnig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Amen. So, purihin po salita ng Panginoon. Makikita po natin dito, mga kapatid, na ito pong ikalawang sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ito po ay makikita natin na binababalaan niya itong si Timoteo at sinasabihan niya, no, pinapaalalahanan niya si Timoteo nitong si Apostol Pablo. At makikita po natin, mga kapatid, na minsan sa buhay po natin ay meron po mga nagiging Pablo at maaaring isa na po tayo doon sa Pablo na yon. At makikita din po natin na meron din Timoteo, no? Sa buhay po natin na maaaring isa po sa atin, sa bawat manonood ay isa po tayong Timoteo o Pablo. Amen, no? At ang title po na mensahe po ngayong magang ito ay a good soldier must be a good soldier of Jesus Christ. Amen. At be part of our team. So makikita po natin ang tema po ng Doropit organization po ngayon this year 2024 is go believe and experience, no? Bilang pakikibahagi po natin sa tema po na nais palakar ng Panginoon sa atin ngayong this 2024. So kailangan po natin, no? Kailangan po natin na a good soldier of Jesus Christ, no? Ang bawat isa po sa atin ay kailangan maging good soldier of Jesus Christ. At ang una pong puntos po natin ngayong umagang ito ay be a good encourager, no? Amen. Ang sabi po niya rito sa may verse 1, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahan loob ni Kristo Jesus. Amen, no? So, ito pong si Apostol Pablo ay ini-encourage po niya ito si Timoteo, no? Sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo, ini-encourage niya, no, na talagang kaya makikita po natin dito na itong si Apostol Pablo ay hindi po madali yung sitwasyon niya rito sa sitwasyon na ito habang ini-encourage po niya itong si Timoteo. Amen. At makikita po natin dito kung ating babasahin po sa may pauna po nito at sa unang Timoteo, ito mo si Apostol Pablo rito ay para na siyang nagpapaalam, no? Parang malapit na siyang mamatay, no? So napakahirap po, oh, makikita po natin na itong si Apostol Pablo ay maski ganun po yung sitwasyon niya ay nakukuha pa rin niya na encourage itong si si Timoteo. So amen, mga kapatid, no? So at makikita po natin na maging sa buhay po natin, maging sa church, no? Sa buhay po natin mananampalataya, maging sa church, na makikita po natin na meron po mga kumakatawan sa Timothy, no? Na siyang nakikinig sa payo nitong si Apostol Pablo. Amen, no? At makikita po natin, marami sa church natin na masasabi natin na kailangan nila ng encouragement, no? At maging kabahagi po tayo para ma-encourage po yung ating mga kapatid at hindi po tayo magiging discouraged sa kanilang mga buhay. Lalo tigit to sa mga baguhan, no? Sa mga baguhan mananampalataya. At minsan, siyempre po, pag mga bata pa po sa pananampalataya, makikita po natin na andyan po yung matatampuhin,
Amen. Andiyan po yung matitisurin, no? Subalit, minsan, maski na po matatagal sa pananampalataya, taglay-taglay pa rin yung mga bagay na ganito. Amen, no? Amen. Minsan, hindi po tayo, kagaya po nito, nanonood tayo sa live, no? At minsan, may hindi nababati. Kung minsan, sa loob ng church, minsan, pag hindi nakabayan ni pastor, nagtatampo, no? So, makikita po natin dito, mga patid, pag mayroon po tayo mga nasasaksihan na gano'n, no? Maging encourage po natin yung ating mga kapatid, no? Tayo po yung pagmumula na encourage, lalo tigit po mga bata pa po sa pananampalataya, ay talagang makikita po natin na andyan yung time na pag minsan, pag hindi nabati ni pastor o pag hindi nakamayan ni pastor, ay nagtatampo, no? So, maging daan po tayo, no? Maging daan po tayo para ma-encourage itong mga kapatid na ito upang sila po ay patuloy na magpatuloy, no? Upang sila man din po ay lumago, no? Amen. At makikita po natin dito na ito po yung nais ng Panginoon, no? Na itong isinir nito ni Apostol Pablo sa buhay ni Timoteo at ini-encourage niya, no? Ini-encourage po niya itong si Timoteo na magpakatatag ka sa tulong at kagandahan loob ni Hesus Kristo. Amen, no? At makikita nga po natin, gaya po na nasabi ko kanina, na hindi po madali, no? Hindi madali yung sitwasyon nitong ni Apostol Pablo na ini-encourage niya itong si Timoteo, no? So, maari sa panahon po natin ngayon, maaring hindi po madali yung sitwasyon natin, no? Maaring tayo man din po ay nangangailangan na encouragement. Subalit, maging kalakasan din po tayo sa ating mga kapatid sa loob ng bahay panambahan o mag-isaan man din po. Kung tayo man po ay mapupunta sa ibang lugar, maging encouragement po tayo sa ating mga kapatid. Amen? Amen. At sa pangalawang puntos po natin, ay faithful men, no? So amen. Ang sabi po niya rito sa verse 2, ama, narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi, ay pagkatiwala mo rin sa taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So tignan po natin dito yung katapatan. Amen, no? So makikita po natin dito, napakalaga po sa atin, tayo po na mga lingkod po ng Panginoon, ay mayroon po tayong katapatan na nasasabi po sa ating mga buhay. Amen. At ito pong si Apostol Pablo ay natapat na lingkod ng Panginoon. At makikita din po natin, pinapayuhan din niya ito si Timoteo, natapat din na lingkod ng Panginoon sapagkat ito si Timoteo ay kabataang ano, no? Kabataang Kristiyano, kabataang mananampalataya. At alam naman po natin na pag bata sa pananampalataya o kabataan pa lang ay andyan po yung maaring ito si Timoteo ay talagang minsan may katigasan din ng ulo o ano pa man yung taglay ni isang kabataan. Amen, no? At makikita pa natin dito na ini-encourage, no? Ini-encourage ito ni Apostol Pablo o Timoteo, no? Yung mga narinig mo sa akin na salita ng Panginoon ay ito ipagkatiwala mo din sa mga tao na mapagkakatiwalaan. So sino po yung mga tao mapagkakatiwalaan na yun? So yun po yung mga faithful men, no? So napakahalaga po sa buhay po natin, mga kapatid, na mayroon po tayong karakter, no? Pagiging katapatan. Amen. At makikita po natin, mga kapatid, na we go share the gospel. So we are a living testimony, no? Binabahagi po natin si Kristo na bumabago po ng buhay. Amen. So kailangan po sa atin po na may katapatan, tayo po yung unang na bago, no? Nagiging buhay po yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? At ang makikita po natin dito, hindi po natin masasabi, hindi po natin maisi-share. Ang hirap pong i-share na ang Panginoon ay bumabago ng buhay kung hindi po natin ito naranasan, no? Amen? Ang sabi po niyo rin sa 2 Corinthians 5:17 na, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Amen, no? Makikita po natin dito na tayo po ay kumilala sa ating Panginoon, yung ating pong lumang pagkatao, ngayon po ay bago na po. Amen, no? Dati, amen, no? Hindi po tayo tapat, no? Subalit sa biyaya ng Panginoon, nung nakakilala tayo sa Panginoon, ay nagiging tapat na tayo. So, makikita po natin dito, mga kapatid, iba po yung pamantayan ng mundong ito kaysa po sa pamantayan po ng ating Panginoon. Amen? Sa marami sa atin, no, pag sinabing katapatan o mayroong halimbawa po, pag tayo po ay maraming pera, sino po ba yung maraming pera dito, na pag tayo maraming pera, inilalagak natin, no, inilalagak natin dun po sa mga bangko ng mapagkakatiwalaan. Hindi po natin kung kani-kanino inilalagak yung pera natin sapagkat
delikado, no? Alam natin dapat yung ating pinaglalagakan ay mapagkakatiwalaan, no? So ganun din po tayo, dati hindi po tayo katiwatiwala, mga kapatid, no? Iba po yung pamantayan ng Panginoon, eh. Dati hindi tayo katiwatiwala, subalit nung nakakilala tayo sa Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, no? So ang nice po rito ng Panginoon, mga kapatid, no? We are faithful men, lalitigit po sa salita ng Panginoon. Amen, no? Dapat po sa atin makikitahan po tayo na faithful po tayo sa salita ng Panginoon. Amen? So, we go, share the gospel. May share po natin, no? Patungkol po sa pagbibigay. Luke 6.38, sabi po ng salita ng Panginoon, magbigay kayo, bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang bibigay sa inyo ng Diyos. No? Amen? Makikita po natin dito, mga kapatid, na napakahirap po, no, na i-share na magbigay kayo kung ikaw naman ay hindi nagbibigay. Nakita po ba niyo, mga kapatid? No, so, alam niyo po yun, yung pong ating binabahagi na salita ng Panginoon, dapat po nagiging buhay po ito sa atin, no? We are a faithful man, no? Amen, no? At alam po natin na bagamat mahirap, minsan dumadaan tayo sa struggle, no, ng ating buhay, subalit, alam niyo, mga kapatid, tapat ang Panginoon na tumawag sa atin at yung katapatan na yon ay dumadaloy din po sa buhay po natin, no? Amen. At apurihin po ang ating Panginoon. At sa pangatlong puntos po natin, support our leaders, no? Sabi po niya rito sa 3, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo. Amen, no? So nakikibahagi po tayo. Nakikibahagi po tayo. Ano po ba yung tema natin, no? Nakikibahagi po tayo sa ating mga leaders, no? Support our leaders. Alam niyo, mga kapatid, ito yung magandang points na tayo ay nakikipasan, no? Nakikipasan po tayo sa ating mga leaders at hindi po tayo nagiging papasan, no? Hindi po tayo nagiging pabigat. Nais ng Panginoon na as we go, no? Habang tayo po ay lumalago, nakikita natin doon yung sinusuportahan po natin yung ating mga leaders, no? So, marami pong pamaraanan kung paano po natin isusuport po yung ating leaders, no? At makikita natin minsan marami mayroon busy tayo, no? Marami tayong mga ginagawa. At marami pong kapamaraanan para suportahan po natin ating leaders, no? So makikita po natin ang ating non-profit organization sa ating mga leaders ay marami po silang mga kaabalahan, no? Marami silang mga ginagawa na paghayo. Kung di man po tayo makasama po sa paghayo, so support, no? Support our leaders through our financial, no? Tulungan po natin sila sapagkat hindi po biro, no? Kaya po madalas natin na naririnig na hindi naman po tatakbo isang sasakyan pag wala pang gasolina. Tama po ba? At makikita po natin dito na maging kalakasan tayo, no? So, sa pagsuporta natin sa ating leaders through our financial, no? So makikita, alam niyo po ba, mga kapatid, yung pong picture frame, ito po yung madalas po na laging ini-illustration po na aming pastor. At makikita po natin yung picture frame na minsan na nakikita lang po natin yung nasa harap. Amen? Subalit, sa kabila po ng picture frame po na yon, meron pong tukod sa likod. Minsan, alam niyo po ba, yung mga kapatid, yung pong tukod na yon ay nagiging kabahagi, no? Nagiging kabahagi kung bakit nakatayo po yung picture frame na yon. At minsan, hindi natin nabibigyan ng pansin o hindi natin nakikita yung tukod po na yun sa likod. Amen, no? Sa ministry po ng Panginoon, marami po mga nagsusupport. So purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. At kayo po yung matatawag po natin na tukod, no? Tukod sa likod ng picture frame, no? So ipagpatuloy lang po natin pagsuporta po sa ating mga leaders, mga kapatid. At ako, naniniwala po ako na hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon, pagkos ay lalo po tayong pasasaganahin, no? So, amen, no? At bilang mabuting kawal ng ating Panginoon, no? Una pong puntos natin, be a good encourager, no? Nagiging encouragement po tayo sa bawat isa. At sa pangalawa po, faithful men, no? So mahalaga po yung faithful men, no? Faithful to the word of God, no? Sa makitahan po tayo na tayo po na mga ginagamit na, lalo tigit nga po, no? Na tayo po ay kanoon na nakikita, no? Tayo po yung mga faithful men. At pangatlo po, support our leaders, no? So hindi po tayo pabigat, no? Bagkos tayo po yung pumapasa, nakikipasan po tayo, hindi po tayo papasan. Amen. So purihin po ang Panginoon, yun lang po yung maiksing mensahe ngayong umagang ito. At sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Purihin po ang ating Panginoon. Binabalik ko na po sa ating tagapanguna po.
Amen. Purihin ang Panginoon. Sa napakaganda mensahe po na dinala po ng ating kapatid. So maging mabuting tagapag-encourage tayo sa iba. Ano po? At pangalawa, maging faithful tayo sa lahat ng ginagawa natin. At pangatlo, support our leader. So yung tatlong bagay na yun ay isa lamang po. Ano, oh, tatlo pa lang yun na pinaka na mahalaga bilang isang good soldier of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, hallelujah sa bawat ginagawa natin. Maging mabuti tayo, maging tapat tayo sa lahat ng ginagawa natin. Ano man yung pinagkatiwala sa atin bilang mga lingkod ng Diyos, ay gawin natin ng may mabuting pagtatapat, ano po, sa paglilingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa lahat po ng ating mga kapatid na nandyan sa live. Hallelujah, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at tayo po ay magpangwakas panalangin. Purihin ang Diyos, dakila kayo sa lahat, napakabuti po ninyo. Hallelujah, kami ng mga tinawag ninyo, O Diyos, ay maging tagasunod po ninyo, Panginoon, na may katapatan hanggang sa inyong pagbalik. Ay masumpungan nyo kami, Panginoon, na nandun sa kalalagayan na gumagawa ng tama, gumagawa ng tapat, Panginoon. Hallelujah, at kami ay palaging mapalakas ng inyong pong mga salita. Dakilang Diyos, hallelujah, itinataas po namin sa inyo mga kapatid na nasa live. Patuloy, Panginoon, anuman ang mga pinagdadaanan, anuman ang mga suliranin, O Diyos, nakikita niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Sa oras na ito, dakilang Diyos, nananalangin kami na patuloy niyo po silang kilusin, patuloy niyo po silang samahan, dakilang Diyos. At sa bawat nakakarinig, Panginoon, hallelujah, ng mga salita ninyo ay patuloy, O Diyos, na maging kalakasan din po para po sa kanila ang inyo pong mga mensahe. Ama, sa umagang ito ay patuloy na ingatan niyo nga po ang bawat isa sa amin. Magkakalayuman kami, Panginoon. Hallelujah, yung iba'y hindi magkakakilala, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na dinadalangin namin sa inyo ang masaganang biyaya, masaganang pagpapala, Panginoon. At sa maghapon na ito, patuloy na ang kalakasan, ay patuloy na ipagkalag sa inyong mga anak. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Hallelujah, at kayo na po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa. Pinupuri namin kayo, aming Panginoon, pinasasalamatan at dinadakila sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, isang pinagpalang umaga pong muli sa ating lahat.